What's up mga ka-showbiz? Kris Aquino gusto maging presidente for one day. Sa bahagi ng video interview kay Kris na inirelease ng management team niyang Cornerstone Entertainment Inc., diretsahang sinagot ni Kris kaugnay sa haka-hakang kaya ito bumalik sa TV ay bilang paghahanda sa pagtakbo para senadora o mayor sa 2022 election. Sinong personalidad ang gusto niya maging siya sa loob ng isang araw? Bakit at paano niya susulitin ang pagkakataong iyon? Pasintabi muna ni Kris. I'm sorry, Catholic Church. Please don't get mad at me. Humugot ng malalim ng buntong hininga si Kris bago magpatuloy. For one day, I want to be a president on the day na iraratify na magkaroon ng divorce sa Philippines para pirmahan. My reason is simple. Because you wouldn't be annulled in the church, your church marriage. It's a different process. But I believe that going through an annulment is very difficult process and it is expensive. I believe that women and men should have equal rights about this. Uunahin daw niya ang pag-aproba ng divorce kaysa same-sex marriage na inilalaban ng lesbian, gay, bisexual, transgender, LGBT community. Ani Kris, I apologize sa mga LGBT. Kasi alam kong malayong malayo pa ang kailangan nating lakbayin bago magkaroon ng same-sex marriage. Pero sa divorce, sasagot kong yan ha, alam nyo na, hindi ako tatakbo for anything in 2020. Pero ayoko ng pagdaanan ever again ng kahit na sino man yung proseso ng pagpapaanal. Kasi pwede naman talaga ang divorce and separation naman talaga yan of church and state, sagot ng TV host. Sa panahon kaya ng pandemya, sumagi ba kaya sa kanyang isip na nais niyang paghandaan ng pagsabak sa politika? If ever kaya mga ka-showbiz, may option na kaya na role model niya, Pasig City Mayor Vico Soto, Ormoc City Mayor Richard Gomez, Congresswoman Vilma Santos, o Vice President Lenny Robredo? Matamang saad ni Kris, if there's one thing that I've learned, nanggagaling ito sa dad ko. Huwag mong ibunyag ang mga plano mo dahil paghahandaan ka nila. So kung role model, bakit ako lalayo pa? Doon na ako sa mga magulang ko. Ang ina ni Kris na si Corazon Cory Aquino ay nagsilbing Pangulo ng Pilipinas mula 1986 hanggang 1992. Senador naman ang ama ni Kris na si Benigno Ninoy Aquino II mula 1967 hanggang 1972. Pinaslang si Ninoy noong August 21, 1983. Namatay naman si Cory noong August 1, 2009 dahil sa colon cancer. Pero sa huli, sabi ni Kris, pero I don't think 2022 is my time. Part of Kris Aquino's charm is her spontaneity. She may not say a lot now about her next moves, but that doesn't mean that she is not planning ahead of time. Pero sa ngayon, tumitindi ang pahirap dahil sa nakakatakot na pandemya. Itong issue ng divorce ay wala na muna sa kamalayan ng mga tao. Kailangan may nailaman muna sila sa kanilang kumakalam na sikmura bago nila isipin ang annulment at divorce. Lalo nang dumarami ang nagugutom. Keberba nila sa ipinaglalabang same-sex marriage ng LGBT. Ang daming bading na nagugutom na rin dahil wala ng racket. Kaya nakakatuwa ang napanood ko sa iba yan ni Angel Oxin kung saan tinulungan niya ang grupo ng drag queens. Hindi pa relevant sa ngayon itong issue ng politika, divorce at kung ano-ano pang sinagot ni Kris. MECQ pa sa August 15, Sabado, 5 to 6pm, kung kailan mag-uumpisa ang Love Life with Kris. Naway makabuluhan at napapanahon ang first live interview niya riyan. Magiging guest niya si Pasig City Mayor Vico Soto. Natawa si Kris nang kumustay ng kanyang love life. Habang nabubuhay, huwag mawala ng pag-asa. Yun lang ang sagot niya. Bilog ang mundo. Walang imposible. He's one man that my children respect very much. Si Willie Revillame ang tinutukoy ni Kris kung sakaling umano ay magkatrabaho sila. Nakarelate ba siya sa karakter ni Gohay Ryan sa 2018 Korean series na Misty? Alin ang pipiliin niya? Pag-ibig o katuparan ng ambisyon? Matamis ang ngiti ni Kris kung ganun namang kagwapo yung lawyer at ganun lang naman ang itsura ni golfer. Doon ako kay lawyer. Ang tinutukoy ni Kris na lawyer ay ginagampanan ng Korean actor na si Ji Jin-hee habang ang golfer naman ay si Go Jun. Dagdag niya, at kung ganun nga ang itsura ng lawyer at naging chief justice ng Korea, no questions asked, tatalikuran ko yung karir. Sa tingin nyo mga ka-showbiz,
Pabor ba kayong pumasok si Kris Aquino sa politika? Magbigay lamang ng komento at opinyon. At kung bago ka sa channel ko, huwag mong kalimutang mag-like at mag-subscribe at pindutin mo na rin ang notification bell button para updated ka sa mga showbiz balita. So that's it mga showbiz! Thanks for watching!